What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito. Patungkol sa di umano'y mga witness na pinipilit ni Ontiveros. Ayan na ang mga ginagawa ng mga nakapwesto. Kagaya ni Ontiveros na inilukluk nyo na naman. Ay namimilit pa sila ng witness. At kawawa naman yung dalawang sila pa yata ng may-ari ng Parmali, yung dalawa na na-detain sa Senado ay nakalaya na nga yata dahil nga wala naman daw yatang may kaso. Kumbaga talagang iniimbestigahan lang, parang pilit idawit lang si Pangulong Duterte. Iyan ang mga gawain ng mga nakapwesto na tiwali, kagaya ng nangyari sa ating pandemic hero. At ito na nga ay medyo nabunutan na nga ng tinik. At ito, iunahin muna natin ito, yung kay Idol. Na sabi nga ni Limor ay ang daming kaso, ikinaso ng kanyang abogado. Para ngayon ay kumbaga na talagang nakitaan na siya ng mga kabulastugan, anomalous na kumbaga ay imbig sabihin yung mga sumbong siguro ay yan na, napatunayan na nila na may mga katotohanan kaya tinanggal na siya sa pwesto. Alamin natin yung mga kaso na isinampa ni Attorney. At dito nga sabi nga natin ay doon sa ating plus report kahapon ay masaya si Idol. Dahil yun na nga, dalawang beses niya rin ipinadala sa akin niya. Na ibig sabihin ay nabunutan na siya ng tinik, sabi ni Limor dito. At nabanggit ni Limor yung mga kaso na ikinaso ng kanyang attorney. Ayan. That song is brought to you by Sinasabi dito Operation. Alright. That song is brought to you by Champola Wafer Sticks. Wish 102.9. Sino kumanta lang? Sinasabi dito, operation. Alright? So, ang detalye niya na Anong nangyari dyan? Alright, ito ang discussion natin for tonight, mga kapatid. Ano? Dahil dito, meron tayong naramdaman na kaligayahan dahil ang chief ng Cybercrime Division na si Tor Lorenzo ay narelieve dahil sa anomalous operation. Alright? So, ang detalye na nakabase dito, sabi ng CNN, National Bureau of Investigation, NBI Cybercrime Chief Victor Lorenzo has been ordered to relieve pending investigation into an allegedly anomalous operation in Manila. Alright? Sinasabi dito, Secretary Guevara said he has approved NBI Officer in Charge Eric Distor's recommendation for the relief of Lorenzo as head of the Cybercrime Investigation and Assessment Center. He has also authorized the relief of other involved personnel of the Bureau's Cybercrime Division. So, ibig sabihin, hindi lang siya. Marami sila. This, I believe, is standard operating procedure whenever any NBI official or agent is under investigation by the Internal Affairs Division in order to preserve the evidence and preclude any undue influence during the investigation, Guevara told reporters. So, in yung Internal Affairs Division ng NBI, yung po yung tinatawag na IAD, yan po inareklamo ang mga empleyado kung ito ay nakakagawa ng katiwalian. He said he would leave it to Distor to determine where Lorenzo would be assigned
while the probe is ongoing. So for the comment, Lorenzo told CNN Philippines he understand that the decision in his superior's prerogative. According to Guevara, some alleged irregularities were observed in a May 31 operation conducted by the NBI Cybercrime Division. He said it particularly involved the serving of warrant to search, seize, and examine computer data in an establishment in Manila. No further details could be given at this time as the matter is being investigated by the Internal Affairs Division of the NBI, Guevara said. He was just want to make sure that similar operation in the future will be conducted in a most professional way. In a statement, the NBI said this store has already ordered the review of existing operational guidelines and procedure to scale down abuse of authority and to leave no room for trust and integrity issues. All right, abuse of authority. Yeah. Matatanda po natin na si Vic Lorenzo po ay siya po ang nagdumakip o nanghuli kay Boss FLM nung siya ay nagreklamo sa NBI at tuloy-tuloy na po na hindi na po pinalabas sa Boss FLM. So ano masasabi natin dito, Ninong Nasukin? Ito po ay posibleng nakakaamoy na po ang nasa itaas ng NBI. Ha? Yes. Kumbaga, may mga reklamo, may complaint na siguro dyan, especially doon sa ginawa sa FLM. At the same time, bumingo. Bingo na. Ha? Pwedeng ganun eh. This program is brought to you by Ma'am Gemma Valera from Bicolandia. Super chat. Mega love. Shoutout host Limor. And co-host FFCI USA President Nasukir. If okay, may I request maghintay ka lamang by Ted Ito and 25 minutes by Michael Learns to Rock. Thank you so much, Ma'am Gemma Valera, sa inyo pong super chat. Thank you so much. Ayan, sasabihin pa ni Limor dyan yung... Mega love shoutout din kay Ma'am Maddie Baguio. Ayan, good evening Limor. A shoutout po sa FFCA Cebu, especially Ma'am Bell Pepper Pool. Nandito si Ma'am Bell. Alright, thank you so much. Ayan, balik tayo sa ating discussion na yung nasok here. Ito kasi, si Boss ay parang nabunutan ng tinik. Yan, tama yan. Masaya si Idol. Alright. Kasi, ramdam ko siyempre, ilang taon na si Boss FLM yan sa BJMP. So, ramdam ko eh dahil yung pag-send na lang ni Idol sa akin ng 2 times yung link na yan ng Manila Bulletin ay ramdam ko na talagang masaya si Idol. Nabunutan talaga ng tinik dyan. Kaya, implinas report agad natin kahapon. Ayan. Dahil, iyan ang tinik niya eh. Kumbaga, may mga galamay pa yan si Victor eh. Dahil nasa pwesto siya eh. May power pa. Eh ngayon, medyo wala na nga siya. Kumbaga, wala nang magpupus doon sa mga ikinakaso sa kay Idol. Kagaya niyan, wala nang mag-aasikaso kung sino pa ang mag-ano ng witness, di ba? Yung magpupursige, kagaya nan, si Ontiveros, yan yung ano natin mamaya. Na si Ontiveros ay namimilit na ng witness. Yan ang mga gawain nila. Lumalabas ang mga gawain nila. Yung pamimilit ng witness. Kagaya dyan, di ba si Inday, na yung Wilma na yon ay ewan natin kung binayaran lang daw yon. At umatras na nga rin daw yata. Kaya wala na talagang witness. Yung nag-iisang witness yun ha, yung Wilma na yon. Pero palagay ko, wala na rin daw. Alam niya yung feeling na itong taon to ang nagdiin sa kanya para hindi makalabas. Ngayon, ang malupit dito, yung pinay pala ni Attorney Johnny. Yan, yung mga pinay na case laban dito sa grupo nila Vic Lorenzo, napakarami po ng violation ng ipinail. Oo. Uunahin ko dyan. Illegal detention pa dyan. Violation of rights under the Constitution of RA 7438. O yung tinatawag na arbitrary detention under Article 224 of Republic Revised Penal Code. Ayan ha.
binigyan na ng Silemore ay ibinigay na yung mga ikinaaso dahil medyo nabunutan na nga ng tinik si Idol. Ibig sabihin, kumbaga, parang pwede nang isiwalat yung mga ikakaso sa kanya dahil mismo na yung DOJ ang magkakaso kay ang nag-iimbestiga ngayon kay Victor Lorenzo. Kaya sabi siguro na Idol kay Lemor, o yan, sabihin mo na lahat ng ikinaso natin para madagdagan din ang kaso niya. Ganon, kaya masaya. Alam ko, ramdam ko ang saya ni Idol sa pangyayaring ito. So kung matatandaan po natin, si Boss FLM ay inimbitahan lamang. Oo, inimbitahan lamang. At hindi na siya pinalabas. Within 24 hours, dapat makapag-file ka ng case, pero umabot po ng ilang araw bago nakapag-establish sila ng case. Yan, yan po yung grupo. Illegal detention yun. So, violation po yun, ifinile ni Attorney Johnny sa Ombudsman. Marami pang kasama yan. Grave threat and extortion. Yun, extortion. Grave oral defamation. Cyber libel. Violation ng RA 9745 Anti-Torture Act. O, yan ba? May tinorture. Violation of RA 6713 Administrative Offenses. Grave abuse of authority and becoming a public official. And grave abuse of authority and grave misconduct. So, just imagine, mga kapatid, nung nalaman ni Boss FLM to na silibak. Siyempre, tuwan-tuwa si Boss siya. Nirelieve sa kanyang posisyon. Eh, parang nabunutan ng tinig si Boss FLM dahil nga naman sa ginawa sa kanya. At naranasan niya dito sa grupo ng hepe na to ng NBI na si Vic Lorenzo. Na and I hope and pray na sana po ay hindi na po makabalik. Tama, tama. Hindi na dahil doon sa history po ng NBI, hindi naman po ako nagtagal ng ganun katagal sa bureau, pero may mga officers dyan na nagkaroon ng mga cases katulad po ni Director Gatbula. Nung na-relieve siya sa pwesto, hindi na rin siya nakabalik. Alright? Hindi na yan. So, basta once na nakasuhan na ganyan. Sa mga susunod na araw, malalaman natin. Kasi hindi po dito nakadetalye kung ano yung mga ginawa nilang unprofessional na ginawa nila kasi may sinasabi dito wala yatang warrant of arrest daw para maiwasan yung pag-abuso sa kapangyarihan. Alright? This kind of abuse of authority. Oh, abuse of authority. Alright? Sinasalo ko si Ato si wala silang mga dokumento para Eric Store sa kanyang hakbang na ginawa. At ang pamilya FLM po ay lubos ng isugod na naman. Alright? Sa pangyari ito. At sana, magkaroon ng linaw lahat ng mga naging biktima kung meron man. Unang-una kasi si Boss FLM ay talagang direct na tinarantado nitong si Vic Lorenzo, ano? Oo. Ayan. So, yan po yung ating banat dito sa ngayon sa nangyari. At saludo po ako kay DOJ Secretary at kay Director Eric Distor. Maraming salamat po. Thank you. Siguro dahil papasok na yung incoming administration, kaya baka naman may pumipigil din dati sa pagkaso dito dahil may malakas pa siguro. Pero ngayon may incoming, ilang araw na lang hindi naabutin ng buwan ay mapapalitan na sila, kaya magpapakitang gilas na siguro yung mga yan. Kagaya niyan si Menardo Guevara ay parehas naman na tayong patapos ng ating termino, kasuhan na. Ilabas na yung mga totoong kaso, sabi siguro niyan. Kaya sana ay makinabang si Idol dito na siya ay mapawalang sala na. Alright, this program again is both. Ayan, dito na tayo. Papunta na tayo dito kay Risa Ontiveros sa sinasabi kong namimilit sila ng ayan, kakasuhan na nga si Risa Ontiveros daw ng mga pinipilit niyang mga witness laban sa Parmali dahil pinipilit na sinasangkot si Pangulong Duterte dito. Parmali. Ulitin natin, kung meron naman, bakit? Kung meron na tagpuan talaga, bakit hindi nyo kasuhan? Nang talagang makulong sila, di ba? Makulong talaga. Eh ngayon, na nangyari, halatang political persecution lang ang ginawa nyo. Ikinulong nyo yon, feeling ninyo, palalayain ni Pangulong Duterte, gagalaw siya. Hindi, wala siyang ginalaw.
O, di kulong nyo. Pakialam namin. O, di ba? O, ngayon, ang problema o dito, eh may mga witness na bumaligtad. Pinilit di umano ni Ontiveros. Gayon, wow, kayo ang babawian. O, babawian kayo ngayon ng Parmalee na bakit nyo pinilit daw, di umano ha, etong witness. O, panoorin natin ha. Laya na ang dalawang nadetining opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation na sina Lincoln Ong at Mohit Dargani na sangkot sa issue ng umano'y overpriced COVID supplies. Balak daw nilang kasuhan si Senadora Risa Ontiveros dahil sa pamimilit umano niya sa mga testigo para idiin ang Parmalee, bagay na itinanggi ng Senadora. Nakatutok si June Generacion. Siyempre, tatanggi yan. Pero, nagmamadaling lumabas sa Pasay City Jail ang mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Incorporated na sina Lincoln Ong at Mohit Dargani. Pero alam mo ako ha, ito hindi ko kilala itong mga to ha. Sa loob-loob ko no, kung ako siguro itong mga to, pambihira. Kinasuhan kami ng, ay hindi kami kinasuhan. Ikinulong lang kami because ayaw lang namin ilabas yung ilang mga dokumento. Sa tingin naman content namin, eh wala namang pakialam ang Senado. Ni Gordon dyan. Yun kasi yun eh. May mga dokumentong hinihingi ang Senado, itong si Gordon. Ayan, si Gordon. Na ayaw content ilabas nitong dalawa. Eh parang kaya sinasabi nila, pinakulong, there should be court order para ilabas yung mga ganong dokumento. Pero at the same time, may jurisdiction din ang Senado dahil iniimbestigahan kuno ito. Parang medyo may part doon na unfair doon sa dalawa. Ngayon, wala namang, eto di ba? Isipin nyo ito, kunwari kayo yan. Oh, wala naman na patunayan sa korte na kayo'y may kasalanan. Na, wala naman silang nakuha sa inyo na kayo'y may kasalanan. Na, wala namang kasalanan. Ang ginawa, pinatapos nyo lang si Gordon kaya, na ng kanyang pagpuputok ng butsi. Talaga. Tapos ilang buwan din kayong natenga sa loob ng kulungan. Isipin niyo yun, no? Anong dahilan? Politika. Di ba? Yung sinasabi nga nila kay Dilima is political persecution. Ito ang political persecution. Bakit? Eh wala namang kaso eh. Ako maintindihan ko eh. Isipin niyo na lang to ha. Maintindihan ko kung sakasakaling may kaso sila. O yun, wala akong problema doon. Si Idol ay talagang pinupolitika dahil alam nila na siya ay tunay na Marcos. Bagaman pinipilit nila na siya si Norman Mangusin. Pero nagsalita na ang COMELEC na siya ay lehitimong Marcos. Yun po yan. Kaya, politika talaga. Isa na yan, politika. Kumbaga ay connect sa politika yan. Ang pagpapakulong kay Idol. At mga galamay ng oligarkiya na sinasabi kong kalaban ni Idol dahil sa mga nakapaloob sa kanyang pagkatao na mga bagay-bagay na maraming tao ang hindi nakakaalam kung sino talaga si Francis Leo Marcos. Kaso sila at sabi ng korte, without bail yan, so kulong kayo. Okay yun, ganun talaga eh. May kaso kayo na nakitaan kayo ng probable cause. Eh pero dito parang, wait, ano ba nangyari? Parang, kung ako siguro yung itong dalawang to, anong nangyari? Bakit ganun? Ba't kami nakulong na 6 taon? Tapos ngayon wala namang palang kaso? Isipin nyo yun ha, kung hari kayo yung nakulong. Tapos biglang, asan yung kaso? Kasi kung may kaso, makakasagot ka. Tama, mali, di ba? Pag may kaso kasi, may presenta ka rin ng ebidensya mong hindi totoo. Eh dito, hindi lang kami nakasagot, hindi wala lang kami trip doon, Senador, nakulong kami. COVID. Patungkol lang sa sabi COVID yan eh. Sabi ko, kawawa din naman itong dalawang to. Yun, dalawang taon lang ito, din yan. Matapos silang palayain sa visa ng release order na pinirmahan ni Senate President Tito Soto, hindi sila nagbigay ng pahayag. Ang abogado na lang nila ang nagsalita sa media. On behalf of Lincoln Ong and Mohit Dargani, we express our deepest and most hearts. Ito naman kasi si Topacio din eh. Totoo lang itong Topacio na ito, medyo madaldal lang to sa Twitter eh. Hindi ako nang sa totoo lang, medyo madaldal lang. Minsan nauuna yung pabida eh.
Eh sana nagawa niya ng paraan yung ewan ko ah. Ang hilig kasi nito magdadaldal-dal eh. Hindi kasi oh, alam nyo, ano naman ho yan, ha? Kasama ho sa kanilang karir, yung maging pabida-bida sa ano, para paging naging bida-bida ka, may kukuha sa yung kliyente. Di ba? So, sana kung nagawa na niya ng paraan nung una pa lang na hindi magunod. Kasi alam nyo, ang abogado, eto ha, makinig ho kayo. Ang abogado, hindi lang naman po yan yung, hindi... Ang sa batas, sila ho yung nagtatanggol sa iyo, tama, mali. O yun, di ba? Pero sila din ho yung minsan gumagapang, di ba? Yan din yung minsan gumagapang sa silang, para mas maayos yung ano, maayos. Yung kliyente mo. Sa kakausapin niya, siya ay namamagitan eh, di ba? Siguro kung ako yung ano, ah, sorry ah, pero kung ako yung dalawang nakulong na yun, parang kakausapin ko to si Topacio eh. Anyari sa amin, ba't naman kami na-anim na taon dito? Wala. Parang mali, hindi naman anim na taon, banat, bay. Ano nga lang, COVID nga lang yan eh. 2 years lang, maigit. Eh, ano yan, kumbaga, nasa pwesto yung nagdidiin sa kanila. Eh, itong si Tito Soto, patapos na rin siya ng term, may magawa man lang ako na tama, sabi niya siguro, kaya i-release na natin. Dahil, pinopolitika lang naman yung Parmali na yan dahil isinasangkot nga si Pangulong Duterte. Ganun lang yun. Eh ngayon, magbabago na ang administrasyon kaya siguro kagaya nun kay Victor Lorenzo, nasilipan na siya at gusto rin magpakitang gilas na dahil pawala na nga sa pwesto yung mga umiipit siguro. Ganun po yun. Ayun guys, at medyo mahaba-haba na naman, baka wala na tayong oras dito sa pag- shout out ng inyong mga komento. Ayun. Dito na tayo sa inyong mga komento dahil medyo marami-rami rin to. Sabi ni Jerry Portuno, good news para sa mga FLM supporters. Del Valle Agustin, good news sa mga Marcoses. Good news, Idol FLM. Jun Bagsik. Buti naman, lalabas din ang katotohanan, baka makalabas na ang pandemic hero. James Sharp. Tahimik si Duterte noon dahil kandidato si Sara. Ngayon, panalo na siya sa pilitan pagtanggal niya at baka palayain na ni Duterte si FLM. Ay, hindi siguro. Hindi si, ang alam ko dyan, wala nang ano dyan si Pangulong Duterte kay Idol. Hindi natin alam. Baka, ewan natin, mahirap na magsalita. Na may ano nga na tayo noon na alam na yung nangyari kay Idol pero hindi nila, bakit hindi nila ginagawa ng paraan? Tingnan mo nga si Senator Bato ay nakakuha pa ng kalabasa kay Idol. Rosie Gonzalez, ay salamat sa Diyos. At sana Lord Jesus makalabas na si Idol FLM ng madaling panahon. Kahit hindi niya ako kilala pero sa mga nabasa at napapanood ko talagang ang laki ng naitulong niya sa mga tao lalo ng pandemic. At matalino siya, grabe kung magsalita, manang-mana sa mga Marcoses. Ako, kinampanya ko pa si Sir FLM na iboto. Kaya kami, buong family ko, binoto namin siya. Pati kaibigan ko sa ibang bansa, sa Canada, kasi nasubaybayan ko ang kwento niya. Mas lalong giginhaw ang buhay natin pag lumabas si Sir FLM dahil todo pamimigay siya at napakayaman niya. Naniniwala ako sa kanya. Sabi ni Rosie Gonzalez. Tama? Tama po kayo. Tumpak lahat ang inyong mga sinasabi. Mint Green. Yan, Sir Roman, ang pinaka-good news, mga balita na narinig po. Buti naman, karma is real, sabi niya. Amira Rose, alhamdulillah, nabigyan na rin ng ang idol ko, FLM, lang ang malakas from Maka. Jeline Domsky, sana matuluyang matanggal na yung
anak ng demonyo, di siya karapat dapat sa NBI. Sa kulungan ang nararapat sa kanya. Jejimon Ramos, ay buti. Good news, Sir Roman. Good. God bless us all. Edit Adlawan, magdasal lang tayo para makalabas na ang pandemic, Hero FLM. Anatumbaga, tama lang yan. Tanggalin, mga devil. James Sharp, dapat lahat ng 14 NBI. Yan, mga, may mga kasama siya. Ewan ko kung lahat yung 14 NBI nasangkot sa pag-extort kay FLM, sabi ni James Sharp. Bing Samo, good, very good, sabi niya. Anatumbaga, Sir Roman, huwag kang bibitaw kay FLM kasi ikaw lang ang matino na nagbablog kay FLM. Salamat po, Anatumbaga. Norma Rosario, sana ma-discharge sa service si Victor Lorenzo, hindi lang sa pwesto. Anatumbaga, ako din, hindi na ako nanonood, nakakasawa ang bangayan nila dahil sa pera. Karina Reyes, yes, sa wakas, natanggal din ang duhapang sa pera na si Lorenzo ng NBI. Belen Kadangan S. Diabra, God is good. Lipad, Agila Lipad. Violeta Lustre, tama ka, Sir Roman, ang gumawa ng masama at nagparatang sa kapwa ng walang katotohanan, hindi makaakyat, babalik sa kanya ng Panginoong Diyos. Pray for God. Aleluya, aleluya. God is good. Marunong talaga ang Diyos. Siya ang gagawa ng daan para maputol na ang masamang gawa. Sabi nga, God will make a way para sa yamang landas, maghari ang kabutihan at hindi kasamahan. Salamat sa Panginoon. Makalaya na si Idol. Ayon, sana nga po. Monins Lanang, hi, salamat, sabi niya. Ani Mendoza, buti nga sa kanya at natanggal na karma sleep. Violeta Luster, lipad agila lipad, God bless you always. Dalia Altamera, yung sa pagsunog sa mansyon, okay na yon. Kalimutan na daw, yan ang issue kay Yama, pera at items. Teka, teka, muna, kanino ba kayo supporter kay Yama? Doon na lang kayo. Kung FLM kayo, FLM lang. Yun. Delia Almareta, hirap kasi kay Yama-Yama kayo. Paano na si FLM? Kahihiyan niya. Josephine Eduque, thank you our God. At last, iyon na ang karma at dahan-dahan na ang pagsinda ng liwanag sa ating mahal na pandemic hero na Agila ng Norte. God bless us all. Delia Altamera, muntik nang mamatay dahil nagsisigaw siya noon. Nalaman niya mga ginagawa ni Yama sa nagsumbong sa kanya ngayon. Si FLM pa, masama. Ano ba talaga? Jinxki, USA. Ano? Yama na naman? Andun ka ba? My God, bintang kayo ng bintang. Jimmy Limeschi, Sir Roman, God is more power. Continue my prayer for Idol FLM. Pag magtiit, may liwanag. Good day all from Germany. Johan Sin TV, haha, malapit na rin, Idol. Si Victor, haha, babalik na ang Agila, malapit na, lipad, Agila, lipad. Epipanya Tapaya, wow, good news. Sana'y tuloy-tuloy na ang blessings para kay FLM at tuluyan nang makalabas. Juliet Parenas, we hope na di siya makabalik at makulong din siya kasama mga walang utang na loob dyan kay Sir FLM. Konting tiis na lang po, Sir FLM. Lourdes Muñon, yan pala. Siya pala, budol-budol. Juliet Parenas, Noni, di nyo rin alam ang dahilan. Puro kayo yama. Nilda Lozano, God has his own plan. Idol FLM will be free soonest than expect. Than we expect. Amen. Perry Villejo, at salamat naman. Ang iba naman, sana darating na ang karma din. Perry Villejo, yung mga taong nagdidiin kay Sir Francis, sana darating na rin ang kanilang karma. Norma Cruz, good job, DOJ Secretary Guevara.
Linda Cepeda, wow. Thanks God. God bless you always, Sir FLM. Thank you so much, Sir Roman. Good news. Sabi ni Linda Cepeda. Nelly Villaperte, dapat lang matagal ng sinibak si Vic Lorenzo. Alam ng milagro ginagawa. Highest Lord, hanggang hangganan po mga taong ganid sa pera at kapangyarihan. Marita Garcia, Enrique, wow, good news po. Hindi po tama ginawa niya para kay FLM. Na karma na. Marilu Lomarda, dumating din ang karma sa kanya. Sana ang kasunod ay ang kalayaan na ni Sir FLM from Abu Dhabi. Blaze Ramos, buti naman, visit yan. Dom Viloria, good news talaga kung matanggal na yan. Baka yan ang tinik kay Boss FLM. Yun na nga, nabudutan nga daw ng tinik si Idol. At pray-pray tayo dahil sana matuloy na itong June 30 na hearing ni Idol. Josephine Alumno Luna, Evening Sir Roman, good news in favor of FLM. Sana nga matapos na paghihirap ni Idol, lalo na ngayon sa pagtanggal ng isang NBI na nagdidiin sa kanya. Sa mansyon naman, bakit di maintindihan ng iba yung paliwanag ni Presdong sa lahat at mismo si FLM nagsalita na siya tungkol dyan. Nagkaroon ng hidwaan, damay tuloy mga supporters nila. Dapat di na nagsabi ng negative sa mansyon. May nagagawa ba sila kung si Dong Batalan ang namamahala? Paulit-ulit na lang dapat makinig muna sa paliwanag ng bawat isa. Sabina Guevara, karma yan. Sana makulong na si Vic Lorenzo. Lin Yap, very good. Tanggal na. Grabe itong tao na ito. Talagang diniin si Francis Leo Marcos. Ngayon tahimik ka na at pagbabayaran mo sana ang ginawa mo kay Sir Francis Leo Marcos. Sabi ni Linyak, Yolanda Aquilion, God bless you FLM. Jocelyn Ancheta, Sir Roman, the divine justice for FLM, karma is real, Sir, God bless FLM. Jose Magsipo, si Idol FLM ang pinaglaban natin dito, hindi si Yama o si Long. Bon Albiar, karma, Vic Lorenzo, dumating na ang panahon para sa iyo, Vic Lorenzo, good luck. May good luck pa eh. Lorna T. Rutherford, FFCI UK, karma is real, sabi niya. Bon Albiar, suntukin ko yan si Dong Batalan para matauhan. Wala nang gana pumunta sa mansyon. Dito na lang sa'yo, Sir Roman. Ayun naman. Pati Magros, sana makulong si Victor Lorenzo for extortion at pagpapahirap kay FLM dahil mas lalo niyang idinidiin si FLM sa kulungan. Praise God. Thank you, Jesus. Yula Velasco, salamat Lord. Tanggal na ang nagpasakit kay Idol FLM. Ruby Car Beja, dapat discharged in service, Victor Lorenzo. Yula Velasco, I miss you Idol. Sana makalabas ka na. Mga panggap kasi hindi pa kayo makagawa katulad sa gawa ni Sek Yama Buis Buwais sa pagtatanggol kay FLM. Ang namamahala sa mansyon ni FLM, lahat plastic at panggap. Auringa Kuya, wow, the best news ngayon yan. Salamat po Lord. Esther Cuevas, yes Sir Roman, FLM lang malakas, God is good all the time, peace. Ashley Argusa, Sir Roman, God is good for Sir FLM, karma is real talaga. Loida Param, good news talaga, ang tagal nang natanggal sana. Matanggal din si Deo Macalma na manager doon sa istasyon ng radyo na pinagtatrabahuhan niya. Judy Skyler, hurra, good news po ito Sir Roman, dapat lang matanggal na yan Victor Lorenzo ng torture ito kay Idol. Di ba mag-file si Attorney Johnny ng case sa 14 na taga NBI? Baka yan ang sagot. Sana Sir Roman, ito na ang maging tulong sa paglabas ni Idol. God bless po Sir Roman. Ayan, kaya nga sabi ni Lemor, nabunutan ng tinik si Idol dahil sa pagka-relieve na o pagkatanggal na kay Victor Lorenzo. Wilma Kaluya, opinion ko lang naman, those cases of FLM was only experimental in such and such just to find out great things for a reason. FLM great. I love Marcoses, sabi ni Wilma Kaluya. Mercy Calias, that is his karma.
sa ginawa niyang panloloko sa mga biktima niya, justice for Sir Pelem. Ang Diyos ay hindi natutulog kay PFCI Malaysia. Good job. May awa ang Diyos. Malinis din ang pangalan ni Idol Pelem. Kasi nga, Manong Roman, napasukan nga ng demonyo ang team ni Idol. Pero God will clean his way for his future. Jessela Acosta, karma for Victor Lorenzo is real of what he do. So it will return to him. Edith Gargara, PFCI, UK, justice for Rebel M. Yeah. Edith Gargara, PFCI, UK, mabuhay ka, Kabsat Roman. Ay, salamat po, ma'am, Edith Gargara. Soul Prince, mabuti nga dyan, natanggal na ang taong nagpakulong kay Sir Rebel M. Na karma din, God bless Sir Rebel M. Kabit kita. Sir Roman Carino, taga San Fernando La Union ka po ba? Pasko lang po, taga San Fernando La Union din po ako. FLM supporter din po ako. Opo, opo. Evelyn Elumba, sana naman in God's will. Erlinda Escanilla, sana po in God's fine. And this will be the start of FLM's way of living the self. Sana nga po, Neserata Miller, I hope that Lorenzo will put him in jail forever. Brainer Colliera, to all subscribers and supporters, we need to continue for praying the Holy Rosary, especially Divine Mercy at 3 p.m. To for our pandemic hero, Idol FLM, SWB, the signatory, na matuloy na ang hearing this coming June 30, and to release him in jail as soon as possible, in Jesus' name, hallelujah, amen. Ayun, sana nga po. Pay Bradford, my heart goes to FLM and Yama, tama yan. Panalo lahat yan. Ayo mga guys, at hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV muling magbabalik.